It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning po sa ating mga kananayan at mga Mrs. Ganun din kasama yung mga pamilya. Oo, kasi naho. Ayan, ha, actually, no weekend pa to eh, na grabe talaga yung mga ubian, dagsa ng mga magbabakasyon dahil po Holy Week. So, kumusta ang dumating na ba yung mga kamag-anak, yung ating mga anak, yung mga iba na nagtatrabaho, no? Maagang nag-leave. Oo, kasi imagine after two years, tapos magkikita-kita ulit. Ah, diba? Perfect. So, ito pong mga ganitong gathering ay... alam mo na, kainan. Oh, but then, sabi natin tayo ay nasa pandemic pa rin. So, habang tayo ay nag-iingat at ang ating mong laging sinasabi ay kumain ng masustansya, masagana. Oo, sa tamang-tama dahil ngayon po, usapang pangkabuhayan. Aba, pwede niyong panoorin ng buong pamilya. Malay mo, makakuha pa kayo ng business idea. Meron tayong bagong gagawin ngayon. Alam mo ba? Nako, hindi ko nga alam na pwede pala to. Oo, pero nakakatuwa kasi pwedeng-pwede pala. At masarap daw kasi hindi ko pa natikman. Alam mo pa kung ano yan? Gagawa tayo ng juice. Oo, fruit juice galing sa Ardisia. Oo, ito rin yung tinatawag na tagpo. Tama ba? Tagpo? Tagpo? Okay, so pero mamaya, don't worry dahil kakausapin po natin, interview natin si Dr. Fredis Minda Dolohan at ikukwento niya sa atin kung bakit yun ang napili na fruit juice na gagawin sa araw na to para sa ating usapang pangkabuhayan. Oo. So stay tuned ka dyan ka ma'am dahil maganda po ito na business idea para po sa iyo at para sa akin din. Okay, so yan po ang ating kwentuhan ngayong araw, ngayong umaga, dito po sa ma'am. Sa akala mo, buhay ay inalay niya sa'yo. Kilala mo ba siya? Kahit na hindi mo siya pansin, ikaw ay minamahal niya pa rin. Kailan may handa Lahat ay nanikha.
Welcome back po sa Magandang Umaga, Mommy. Of course, kasama mo. Nakakalimutan ko laging magpakilala. Feeling ko kilala niyo na ako. Alam ko naman na kilala niyo na ako. Oo. Pero mabuti rin po para sa ating mga first time na nakikinig ngayon. Ayan, kunyari yan ay kamag-anak niyo at first time na napapanood at napapakinggan po tayo. Hello po sa inyo. Ako po si Mommy Rachel de la Rosa. At ang ating pong programa ay Magandang Umaga, Mommy. And dahil ngayon po ay Wednesday, usapang pangkabuhayan po tayo. At sabi ko nga kanina, ano, kakaiba, interesting, pero siguradong masarap. At pagkakakitaan natin ang ating pong gagawin ngayong araw dito po sa Magandang Umaga, Mami. Kasi yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong kapartner sa Quirino State University, we're thankful dahil alam mo yun, they always come up with business ideas na pwedeng i-share nila sa atin. Organic, tapos masustansya, and most importantly, maganda siyang business idea. Kaya nga, yung mga kamam natin, di ba? Lagi ko na sinasabi na, o yung mom notebook natin, kasi pwede namang, alam mo yung may compilation ka ba dyan, tapos itatry lahat ng mga recipe na yun. Ako po na-try ko yung niluto natin yung last week, yung ginawa natin na cucumber, tsaka cucumber juice na merong pineapple. Naku, napakasarap! Oo, so kailangan ko na lang ng more practice pa hanggang sa ito ay ilagay ko na sa bottle at ibenta. O, pero I encourage you ka, ma'am, talaga lang palang sisimulan mo lang. Oo, kailangan mo lang gawin. So sa ngayon, ngayong araw pong ito, ang gagawin naman natin, ito po ay mga kapartner din natin ha sa QYA, ang tawag nun ay Quirino Young Entrepreneurs Association. Papakita po nila ngayon dito po sa video na to kung paano gumawa nung tinatawag natin na Ardisia Juice. O, diba? Kakaiba. Actually, ngayon ko lang to narinig. Ardisia Juice galing sa Ardisia. So, napakadali lang pong gawin. Napakadaling sundan. Kailangan mo lang ka, ma'am, ay lapis, papel, ballpen, yung notebook mo, ma'am notebook mo, para meron kang copy kung paano gagawin. Eh, dahil naman po tayo ay naka-live stream sa Facebook at meron din po tayo live tayo ngayon sa YouTube, maaari nyo din pong balik-balikan yung ating pong mga ginawa na dati at ngayon po yung gagawin natin na ngayon na juice gawa sa Ardisia. Yan. So, hindi ko na po papatagalin. Panoorin po natin ang ating pong mga kapartner. Oh, kapartner natin sa Quirino State University, isa pong food processor ng QYA. Yan po ay si Navi Joy. Yan. Happy listening. Sana maisulat ng maayos at napakadali lang palang gawin. So, ito na po ang ating video sa paggawa ng Ardisia Juice. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Navidio Exalud, isang food processor po ng QYA. Ang isang produkto po ng QYA ay ang Ardisia Juice. Ang mga kakailanganin po natin ay ang extracted juice ng Ardisia, pure juice po siya, and pineapple juice, at saka sugar po. Pero bago yun po, papakita ko po muna sa inyo kung paano po namin ginagawa ang pag-extract ng Ardisia pure juice. So, ayan, gagamit po tayo ng katsa para po sa pampiga natin dito sa Ardisia. Lagay na po natin. Then, i-fold na po natin siya. Saka po natin siya pipigain. Pigain lang po natin siya hanggang lumabas po yung juice niya. Ganun lang po kasimple, pero dito po sa amin, gumagamit po kami ng fruit presser po. Kung may fruit presser po kayo, much better po kung gamitin nyo na lang po sa pag-juice.
lalo na po kung marami po kayong ipaprocess, mas maganda pong gumamit tayo ng fruit presser po. Ngayon at naipakita ko na po sa inyo kung paano namin na-extract yung pure juice ng ating Ardisia, gagawa na po tayo ng Ardisia juice. Ito na po yung extracted juice natin. And may pineapple juice din po tayo dito. And sugar. 1 kilo sugar po siya. Then water po. 6 liters water. Lalagay na po natin yung Ardisia pure juice dito sa paghahaluan po natin. Susunod po natin ilagay yung pineapple juice. Then yung sugar po natin na 1 kilo. Pagkatapos po natin ilagay lahat ng ingredients, pwede na po natin siyang haluin muna bago po tayo mag-add ng water. Make sure po na yung sugar po natin is napuno po bago natin ihalo yung water. Ayan, pwede na po tayong maglagay ng tubig. Lagay na po natin yung tubig. Then mix po natin. Pagkatapos po natin siyang haluin at lagyan ng tubig, pwede na po natin siyang i-strain para po matanggal yung mga buo-buo po na nanggaling sa sugar. And then, pati na rin po yung mga nanggaling sa Ardisia juice. Tapos na po tayo mag-strain, kaya ngayon po, magsasali na po tayo sa bottles. Ang nagagawa po ng 4 kilos or 2 liters na extracted pure juice ng Ardisia is 40 bottles sa 250 ml po. Ito na po ang ating finished products. And kung mapapansin nyo po, clear po siya kasi po, na-strain po natin siya ng maayos. At natanggal po yung mga buo-buong nanggaling sa ating food. Maraming salamat po sa oras ng inyong panonood. Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Siyempre pa, Usapang Pangkabuhayan tayo every Wednesday. Kasama po natin ang ating pong kamam, ang ating pong kapartner. Dito po sa Magandang Umaga, Mami, ang Director ng Extension Department ng Quirino State University. Let's all welcome Dr. Fredis Minda Dolohan. Good morning po, Ma'am. Ay, magandang umaga, mga kamami, sa ating pong programang Magandang Umaga, Mami. At totoo, eto na naman tayo. Another pagkakitaan ang ating ibabahagi sa araw na ito. Ayan, and of course, dahil sinabi nating pagkakakitaan kanina nga, diba nakita nyo sa video, kakaibang juice. First time ko, ma'am, actually. First time ko pong makita yon. Yung klaseng prutas, ganung klaseng berry. Tapos, interested po ako, ano po yung meron doon sa Ardisia? Nasa dami-dami ng pwedeng gawing juice. Siya po yung napili nyo. Lahat kasi ng pagkain na may natural color at ang nakita naman natin na may kulay na violet or purple yung Ardisia or horseshoe berry. Ito, pag may mga natural na color, pigment, of course, ang kanilang ginagawa sa ating katawan ay antioxidant. Ibig sabihin, pang-detox sa ating mga katawan. O, tama. Actually, ma'am, sabi ko nga, nakakatuwa dahil itong mga sinishare natin, hindi lang ito yung pangkabuhayan, kundi talagang masustansya. Mm-hmm. Masustansya. And nakakatuwa dahil local fruit. So, hindi tayo may hirapan na maghanap. Ano ba ito, ma'am? Seasonal fruit food yung Ardisia? Parang dire-diretso din kasi pag naka-harvest, maya-maya kita ko kasi meron kaming tanim, meron na naman siyang bulaklak. Kaya last month, hindi nag-harvest kami, Tapos ngayon, may bulaklak na naman siya. After na maka-harvest, siguro may rest day na 2 months, tapos may harvest ka na naman, dire-diretso siya. Ah, ang galing. So, ang pwedeng gawin ng mga kananay natin, ng mga kamam,
pagdaluhin ngayon Ardisia. Sa susunod yung mga iba pang mga health. Oo. Bignay. Ay, hindi na-share na ba namin ang Bignay? Wala po, hindi wala pa. Bignay. O baka to follow po 'yan. Ay sana 'yun. Ay wala kasi ngayong walang Bignay juice ngayon. 'Yun ay seasonal. Ah, okay. Oh, so at least po meron silang pwedeng naka-schedule na pwedeng ibenta. O di ba may variety. So hindi magsasawa. Ang mga tao pa man din gusto yung lahat something new. Okay. Ah, ma'am, ito po dun sa video kasi nakita ko yung parang pinispis lang, yung parang in-squeeze. Naisip ko po, siguro bago siya, pwede po bang parang pipit-pitin muna yung juice para mas madaming ma-extract na liquid? Oo. Nung tinuro namin sa, kasi tinuro na rin namin ito sa Shepherd's Home dun sa Batangas. Dahil meron silang pigaan ng nyog. O, di ba nakita mo na yung pigaan ng nyog na para lang siyang anong tawag doon sa pagtataas ng sasakyan? Oo, parang jack yun. Yung sa gulo? Oo, yung jack yung binagat. Oo, jack. Yun. So, yun ang pinangpipit-pit. Kahit dito sa amin, hindi lang ipinakita ni Joy na ganun. Ang ano niya, syempre, ang ipinakita ay yung pwedeng gayahin ng mga mami natin sa kanilang mga bahay. So, pipigain lang siya using cheesecloth. Pero actually, mas marami kang makuhang juice kung ang pangpiga mo ay yun, yung may jack para mapitpit siya and then tutulo na rin yung kanyang juice kasi may buto ito gaya ng Bignay. Ah, yun nga ba yung na hindi kailangan maisama. Oo, sabi ko baka dahil may buto siya kaya hindi siya yung pwedeng parang i-blender. So kailangan talagang ipipress. Oo. Ah. Pitpit, oo. Oo, so buti niya po ma'am na pwede pala siya doon sa nyog. Kung meron kayong pang-press ng nyog, pwede siya doon. Although, dapat, siguro, kung gagamitin po doon, dedicated na lang for Ardisia kasi magko-color siya. Magmaman siya. Oo. So, yung ating Quirino Young Entrepreneur Association na sila yung ating adaptor o sila yung gumagawa ng mga ganong klaseng juice, talaga yung kanilang pinang-e-extract ng juice ng Ardisia sa Kabignay ay presser talaga siya. Tapos meron din silang juicer sa mga carrot, sa mga cucumber. Ah, oh, ang galing. Oh, pero anyway ka ma'am, ang importante napakita po kung paano yung simpleng pag-extract ng Ardisia. So kung wala kang fruit presser, walang problema, pwede naman siyang gamitan ng katsa. O tapos, kailangan lang nating paay, alam mo na yung ating mga praso, ipraso. Oo. Ako, dahil kuminsan nilalagyan ko yung aming fruit shake everyday at kung may harvest, sinusupot ko yung kamay ko kasi talaga magkukulay yung kamay dito sa may kuko. Sa makulay kasi siya eh. Oo. Ah, so tama, kailangan meron po tayong gamit na parang gloves. O, kung ayaw mo yung nakukulayan yung kamay. Ah, okay. Ang importante doon, mas marami naman yung health benefits natin na makukuha ka, ma'am. Ang next question ko po, ma'am, kasi doon sa recipe, ang nakalagay po ay 2 liters na Ardisia extract. So, extract yun. Approximately, ilang kilo po yun na Ardisia? Ah, sige. Parang ang... ano nang parang yung 1 kilo ay walang 1 liter eh. Ba nasa kung hindi 6 or 4. 6 yata or 8 kilograms yun. Ah, na 2 liters. Oo. Oh, so para makakuha tayo ng 2 liters na Ardisia, kailangan natin ng mga 4 to 6 or 8 kilos po. Ano ma'am? Oo, na fruit. Saka ito, ang maganda nito, Mami Rach, hindi siya kailangang alagain na halaman kasi nasa family siya ng weeds or damo. Eh, ang mga damo, ang characteristics kasi nila, maugat, hindi mo kailangang i-fertilize at pwede mo pa siyang gawing pang bakod. At ang ganda-ganda kasi eh, pag violet, yung isa namin kasama, binakod niya sa harapan nila eh. Ay, talaga? Tapos, maganda siya. Oo. Ah, tapos shrub, lalaki siya. Madali lang i-harvest yung kanyang bunga. Sana may plantation kami sa university. Sana makikita ko ng maiitim talaga. Oh, very nice. Ganun na ganun sa picture na sinend namin sa iyo.
Oo, ay, ang galing. So, nakakatuwa. O, may source ka na ng oxygen kasi may halaman ka. May bakod ka pa. May juice ka pa. May pangnegosyo ka pa ka, ma'am. O, di ba? Ay, grabing benefits po yan, ha? Nakakatuwa. And, ang tanong, ma'am, kasi syempre, di ba, natural po kasi ito. Hindi tayo gumamit ng, ano ba to? Yung parang, para mas, para, din tayo gumamit ng, ano tawag natin dito, chemical, hindi chemical eh, yung parang ilalagay. Synthetic na flavoring, oo, wala, natural wala. Lahat. Oo, at saka hindi tayo gumamit ng mga bagay na or ingredient para mas mapatagal yung life, I mean yung shelf niya. Freezer so, lang, keeps frozen. Ah, so pagkagawa nyo, ma'am, ito lang po, pagkagawa at nailagay agad sa bottle, i-freezer po agad. Yes, kasi wala tayong preservative. Pero yung gaya ng sinabi ko na we are trying na pwede siya ilagay sa water retort na aluminum foil at pwede siyang ma-preserve doon, ipaprocess lang namin. At pwede na siya yung parang mga juice na natitinda sa supermarket. Yes, mga ganun. Naka room temp lang para hindi na siya ipifreeze. Ay, ang galing. So, pwede rin pala. Ganun ang mga direction na iniisip namin gawin. So, ito, yung parang going industrial na. Oo, ganun po pala siya. Yes, oo. At hindi lang juice, ginagawa din namin siyang vinegar, wine. Pero syempre, to cater yung needs ng ating mga anak. Kasi seasonal lang naman ang pangailangan natin ng wine eh. Kung may occasion, napadami ang kain ng karne, so may mga umiinom ng wine for digestion, mga ganun. O kaya sa tahanan for vinegar, ginagawa din siyang vinegar. Pero itong ating ipinakita, pwedeng pagkakitaan ay juice. Kasi we are now offering alternative pangpalit sa mga soft drinks. O di ba, bawal lang kasi ngayon ng soft drinks sa mga Dept. Oo, at saka yung dami ng kaso ng mga nagkaka-diabetes na kahit bata pa may diabetes na. So ito po very good po itong pamalit na health drink. Oo, kami rin dito po sa bahay, dahil mahilig din sa juice. Minsan, mas gusto pang magbuko na lang kasi magkano lang yung buko para doon sa bibilihin 20, na. Oo. Hindi naman po kami. Ang mahal na nga pala ngayon ng mga juice. Ano? Mahal ang juice. Dahil nagmahal. Correct. At saka mapagbabasahin sa likod, ang daming ingredients na kung ano-ano. Oo. Wala nga kaming juice. Water ang pinapabaon po sa aking mga anak. Correct. Elementary hanggang nag-high school, tubig. Oo, kami din. Walang juice. Tubig. Oo, very good. So, eto ka ma'am, ang hindi po ako dito yung sinasabi ko na anti-soft drinks. Hindi naman po. Actually, pwede naman po yun in moderation. Ang sinasabi po natin dito, healthier na option, na choice. Yan. Na pwede niyong gawin, pwedeng pagkakitaan at the same time. Yun. And dahil nabanggit na po natin na, ay wait lang ma'am, so kung ito ay i-freezer lang, mga ilang months po yan? Kaya niya ng 3 months kasi sa amin eh, ganun. Ituto lang namin. So si Joy yung in charge pag kailangan namin ng juice, kaya sinasabihan ko, Joy, kailangan namin ng 25-30 bottles na Ardisia. Ituto na niya yon para kasi naka-ice siya eh. Ituto, tapos pag-deliver sa amin, naka-ano na siya, liquefied na. Kasi kaagad naman namin isa-serve. Hindi po magbabago yung ano, yung lasa niya. Hindi. Galing. Sige po. Sana makahanap ako ng ganito para matry ko. Kasi ma'am... Madali lang. Alam mo, madaling tumubo yung mga buto. Sa amin, yung hindi nahaharvest at nahuhulog, ang daming tumubo sa silong, sa may puno niya. Na pwede mong itanim lang. Yan. So, pinag-uusapan niya natin kanina, no? Na sana may mahanap po ako dahil excited naman ako dahil mahilig nga po rin ako sa mga ganito. Sana meron po ako makita dito sa Kawayan. Oo, and... Sige, pag magkita tayo, bigyan kita ng pananim. Awa! Ay, sige po. Kasi, ano bang tawag dyan? Gumawa ako, ma'am, nung ano eh, yung cucumber, tapos pineapple, napakasarap. Deep in.
So, kailangan mas marami yung gagawin ko. Okay. So, ito naman, punta na po tayo dito. Paano naman po yung sa costing nito, magkano yung pwedeng kitain ng isang mommy kung magta-try po siyang gumawa ng artisan? Oo. Kasi yung Ardisia natin, itinitinda natin siya ng 18 eh. So, 40 bottles siya at 18. Meron tayong 720 at ang total expenses nito ay parang nasa 441. So, parang aabot siya ng more than 200 something na gaganansyahin mo doon sa 2.2 liters na concentrated juice na yun. Ah, oh, hindi na masama. Mura lang yung production cost, ma'am, ha? Oo. Pati yung paggawa, madali lang. So, talagang it's just a matter of doing it. Kung available, kung meron ka na pong ardisya dyan sa inyong lugar, ma'am, subukan nyo na ito. Mag-harvest lang. Oo, mag-harvest lang. Hugasan ng maayos. Siyempre, kasi fresh po yung gagawin natin. Mm-hmm. Hugasan ng maayos and then i-prepare. Ipatry sa mga mahal sa buhay, sa kamag-anak, taste test, and then, ayun, magbenta na. Nakakatuwa naman. Okay. So, dahil dyan, isang productive Wednesday ulit tayo, ma'am. Although, syempre, gusto naman natin everyday productive, pero ito po, maganda po itong idea, business idea na pwede mong panimulan. So, para po sa ating panghuling... And he last message po sa ating pong mga kamam, galing po kay Dr. Fredis Dolohan. Okay, so sa ating mga kamam na masisipag at inaalagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak, ang ating pong ibinahagi muli sa araw na ito ay isang antioxidant na juice mula sa mga berries na madali lang siyang tumubo sa ating mga paligid. So sana ang ating naibahagi ay inyong pong pagkakitaan plus pwede niyong inumin para sa ating kalusugan. Oh, God bless mga kamam. Thank you very much po, Dr. Fredis Minda Dolohan. Alam pong napaka-busy, pero lagi pong may oras para sa ating mga kamam. Libre po ito, papanoorin na lang, gagawin na lang po natin. So, thank you very much po, Ma'am Fredis. See you po ulit sa next Wednesday. Okay, see you. Gagawin natin para may teaser tayo sa mga nanay. Hindi ko alam kung ang next na gagawin ay tapos na sa juice or other, baka bignay or hindi ko alam kung juice pa. Pero pag hindi, parang ang ginawa namin na naipon ay sardinas na bangus. Parang ganun yata eh. Oh, okay. Interesting. Para na naman sa mga bata. Oo. Oh, nice. Okay. So, ano man yan ka, ma'am. Stay tuned. Watch out. Dahil sigurado masarap, patok, madaling gawin. Oo. Budget friendly. At talagang kikita ang mga kananayan natin dito. So, thank you po, ma'am. Ingat po kayo. Okay. Okay. God bless po. Ingat din. Thank you po. God bless. Bye-bye. Okay. Okay. And nagbabalik po ang ating kwentuhan dito po sa Magandang Umaga Mami, Wednesday, Wagi Wednesday tayo. Although ang bawat araw naman ay lagi namang wagi, di ba? Oo, the fact na tayo ay laging merong lakas, merong panibagong, alam mo, panibagong umaga. Oo, di ba? Lagi natin sinasabi na habang tayo ay buhay, tayo ay may pag-asa at merong paraan para... ang tawag natin doon ay merong laging chance na gawin ang mga bagay-bagay na makakatulong para sa atin at para sa ating family. And habang kayo po ay nagsa-celebrate ng Holy Week, o diba, nabanggit po natin yung Lunes, yung mga activities na pwedeng gawin ng family in observing the Holy Week. So, ngayon, dahil alam mo na, kainan, pwede nating gawin yung sinasabi natin na Ardisia juice. O diba, napakadali lang palang gawin, ano? So, kailangan lang dito ay, syempre, kailangan meron tayong Ardisia. Dito po sa Kawayan, hindi ko lang alam kung saan ako pwedeng makakuha niyan. Oo. Pero pag may nahanap ako, susubukan ko yan. Subukan natin ka, ma'am, kasi napakamasustansya. And ito pa, maraming health benefits. Actually, naghanap ako ng
ano ang Ardisia, saan siya nanggaling, ano yung mga health benefits nito. At surprising kasi marami pala siyang health benefits. Although dati na sa mga nababasa ko na ang mga berries talaga ay isa sa mga superfoods. Oo. Although usually ang mga nababasa ko, ang nakikita ko ay mga imported na mga berries. Number one sa imported, mahal. Pangalawa, hindi lagi available. So ang maganda dito kasi meron pala tayong mga berries dito sa Pilipinas. Di ba? Oh. Tapos itong mga berries na to ay dahil native dito sa atin, eti mas makakamura tayo. So yun. So ngayon ka ma'am, tingnan natin ha. Kasi di ba parang isa sa advocacy natin dito po sa Magandang Umaga Mami ay yung bang nagsishare tayo ng mga etong business ideas pero at the same time, masustansya. Oo. And then, walang alam mo yung mga hinahalo tayo na preservatives. Walang preservatives, walang chemicals. Para napapreserve natin yung natural na lasa at saka yung sustansya yun doon sa ating pong mga produkto. So, pag-usapan natin ng konti. Ano ba itong Ardisia? Okay. So, sabi po dito sa healthbenefitstime.com. Yun. Ito po ay tinatawag na shoe button Ardisia or Ardisia elliptica. Oo. Sana tama yung pagkasabi ko, no? Or tinatawag din siyang duck's eye. And dito nga sa atin sa Pilipinas, or dito sa atin sa probinsya, ang tawag ay tagpo. tagpo. ito ay native sa mga tropical country. Kagaya natin, o pag sinabi natin tropical country, ito yung mga lugar na malapit sa araw, yung tapat, nakatapat tayo sa sun. Kaya mainit. Oo. And aside from that, hindi lang ito native sa atin, kundi most importantly, ito po ay maganda sa ating katawan. So ano ba ang meron at ano yung mga health benefits nitong tinatawag natin na tagpo or yung Ardisia? Oo. At ako mismo na surpresa kasi grabe pala siya ha. Itong Ardisia na to ay traditional medicine na ginagamit pang gamot sa TB, tuberculosis. Di ba na pag-usapan natin ito dati na nung last month na merong tinatawag na World Tuberculosis Day? Oo, so pwede pala ito, no? Oo, pero wait lang. Kailangan muna natin gumawa dito ng magsabi ng waiver. Oo, kailangan po ito ay dapat ikonsulta sa ating mga doktor. Oo, kasi hindi natin alam baka mamaya ay meron ka palang allergy dito sa gamot na to, sa halamang gamot na to, ay baka mag-cause pa ng makapalala pa. Oo. Ang sinasabi po natin dito ay general na health benefits po nitong Ardisia. Hindi lang ito maganda sa tuberculosis, kundi pati daw sa hepatitis, sa chronic bronchitis, at irregular menstruation. Sa Pakistan, pag pinag-uusapan natin ay traditional medicine, herbal medicine, yung roots, yung ugat nitong Ardisia ay maganda para sa lagnat, sa diarrhea, at saka sa rayuma. And ito pa rin ay kung bakit siya sa silent, o ito ha, sa Thai medicine, ginagamit din ito para sa diarrhea at ibang mga sexually transmitted diseases. Meron palang ganun, ano? And ito rin po ay nakatutulong din yung mga dahon. Yan. Yung, kasi diba, usually mga dahon pinapakuloan. So ito yung decoction na to. Ang tawag natin dyan ay decoction. Nakakatulong daw ito sa retrosternal pains. Oh, ano kaya yung retrosternal pains na yun? And parang kagaya ng dahon ng bayabas. Di ba yung dahon ng bayabas maganda siya para sa mga sugat? Oo. Itong Ardisia, yung dahon niya
okay, na pinakuluan, so decoction ulit siya, ay nakakatulong siya para makapagpagaling ng sugat. Oh, galing naman. And yung iba rin, ang ginagawa nila, yung dahon ay ginagamit daw siya para sa measles. Ano ba yung Tagalog ng measles? Yung ito po ay virus, yung magkakaroon ka ng buong rasya sa katawan cause ng virus. Ang sanhi ng measles ay virus din. Oo. So maganda pala siya para dun. And ano pa? Ito pa. Maganda rin siya dun sa tinatawag natin na scabies. Alam mo yung scabies? Ang scabies, ito yung ang nagiging sanhi nito pagka yung isang tao ay nakagat ng kuto ng aso o ng mga alagang hayop. Oo. Sobrang kate at yan ay dadami sa katawan. Sobrang kate tapos masusugat. O diba grabe yun? Ito palang ardisia ay maganda para po dyan sa tinatawag natin na scabies. At saka intestinal worm. Wow! Oo. Ito pa. Kakaiba tong ardisia kasi diba usually ang mga nadidiscuss natin ay anti-inflammatory, masagana sa mga ganito-ganyan. Pero ito specific ha, more on dito sa sugat, sa intestinal worm, sa scabies. Pero ayan, meron din pala siyang yung tinatawag natin na mga antioxidant. Yan. So meron itong panlaban sa free radicals. O again, di ba, napag-usapan na natin yung dati pag sinabi natin free radicals. Ito yung mga nagiging sanhi ng mga sakit sa katawan natin. Oo, ano yun? Pollution, yung mga chemicals na pag nasobrahan na preservatives na nasa mga kinakain natin, lalo na kung hindi tayo masyado kumakain ng mga natural na prutas at gulay, yung puyat, yung stress, lahat po yung free radicals. So, ang ginagawa nun sa katawan natin ay nag-oxidize yung cells natin. Kaya mas madali tayong tumanda at mas madali tayong magkasakit. So, ito palang ardisia ay meron ding ganong health benefits. Nilalabanan niya yung mga free radicals na to na nagiging sanhi ng cancer, ng premature aging. Ito yun, parang tingnan mo, pag kunyari may kakilala ka na parang 35 pa lang pero dahil sa stress at sa bisyo or hindi masyado yung lifestyle ba, hindi masyado maayos ang tulog at stress, mas matanda siya ng 5 or 10 years. Nakakita ba kayo ng mga ganun? Oo. So, ganun yun. Dapat pala laging mag-ano nitong ardisya, no? Lagi tayong kumain. So, grabe, no? Napakaganda pala talaga ng nitong ardisya. Oo, yung parang ang tawag natin dito, parang low-key. Oo, hindi siya yung like, o pag saging, alam natin yung saging, alam natin ng health benefits, potassium. Pero ito palang ardisya, sobrang daming health benefits. Oo, ganda siya ha, maganda siya ka ma'am. So, ako personally, na natuwa ako, marami akong natutunan dito. And then, konting review, oo, ano nga uli ang health benefits ng ardisya. Very good siya para sa bronchitis, para doon sa may irregular menstruation, sa tuberculosis, sa lagnat, sa diarrhea, sa rheuma, at pati nga sa ano eh, ano bang tawag dito? Sa liver. Oo, nakalagay din dito. And maganda rin siya para sa, actually sabi nga na nila dito yung sa bagong panganak or yung mga nganak. Hindi ko alam kung paano to. Oo, kailangan, dapat alam natin yung saktong paraan ng paggamit nito, no? Tapos kung ano yung paano siya ginagamit kasi dapat po ay tamang paraan yung paggamit. Kasi syempre, alam mo na pagka naniniwala po ako sa mga halamang gamot. Sa totoo lang, naniniwala ako dyan. Pero meron din tayong ang advice po sa atin. Actually, meron kami dating libro ng mga medicinal plants. Oo, medicinal plants. Pero doon,
At saka, ito pala, at saka dun sa libro na yun, nakalagay yung tamang proseso ng paggamit o yung tamang pagpakulo, tamang preparation. So, wala pong problema na gumagamit tayo ng mga health, itong mga medicinal plants na to, and for this time, itong ang tinatawag natin na artesia. Pero dapat po sinusunod natin yung tamang preparation at tamang dosage. Kumbaga, kagaya nito, yung leaves, yung dahon pala, maganda rin siya para sa sugat. Akala ko, ano lang, dahon lang ng bayabas sa kamalunggay. Pwede rin pala ting ardisia. So kung may tanim kayong ardisia, very good siya. Pwede rin yung gamitin na ganun. Maganda nga rin daw siya para sa measles, sa scabies, sa bulate, intestinal worms. So ang dami palang pwedeng ano, no? Ang dami pong health benefits ng ardisia. Meron din siyang tinatawag na antibacterial, antiviral properties. Kaya nga nakakagaling po. And then, hindi lang yun, ang ardisia rin po ay meron din siyang tinatawag na panlaban sa radicals, free radicals. So, very good din siya. Anti-cancer din siya. Ah, galing naman. So, ito ang nakakatuwa dahil kikita ka na yung pang i-offer mo na produkto ay maganda talaga, diba? Aside from that, tayo mismo, yung pang panggamit natin bilang ng family, ako mahilig po ako sa mga ganito. Yung preparation lang talaga, no, at saka yung availability. Pero yun nga, kung meron ka dyan sa inyong bahay or makita kayo sa palengke, bumili tayo, tapos gawin natin. Oo. Kailangan din talagang maging intentional tayo sa paggawa. Kasi minsan nakakatamad dito yung preparation. Oo. Tingnan mo, yung melon. Pag bumili ka ng melon, walang kakain. Hanggang sa hindi yan babalatam. Tapos i-slice mo ng maliliit yung bite size. So, ganun din. Itong ardisia, napakadali pala, no, na gawing na juice. And masustansya. Yan. So, sana po ka, ma'am, ay nakatulong po yung konting kwentuhan natin patungkol sa ardisia at sa ating pong usapang pagkabuhay ngayong araw. And meron pa po tayong mula sa puso. Wait lang, pakinggan po muna natin si Kamam Luisa Ampil para sa kanyang mula sa puso. Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Alam mo bang matatawag na isang radikal ang bawat tumatanggap sa hamon ng krus ni Hesukristo? Para kasing isang atake sa iyong pagkatao, ang mensahe ng krus. Hindi naman siguro magandang pakinggan o isipin na ikaw ay isang makasalanan, kaya kailangan mo ng isang tagapagligtas sa iyong sarili. Kaya kung ikaw ay naging alagad ng Diyos, malaki ang pagbabagong mangyayari sa iyo, radikal sa mata ng mundo. Una, hatid ng krus ang kababaang loob. Tulad ng pagkukumbaba ni Hesukristo nang tanggapin niya ito sa kanyang ama. Kadalasan ay may kayabangan tayo dahil ayaw nating ipakita ang ating kahinaan. Baka masira ang image o di kaya ay tapak-tapakan at gamitin na lamang. Ang hamon ng krus ay ang kababaang loob, isang magandang simbolo ng kabanalan. Ikalawa, huhubaran tayo ng krus ni Hesukristo. Ang mga bagay na inaakala nating mahalaga ay mawawala ng saysay. Isama mo na ang ating mga tradisyon, kulay at kung ano pang kinalakihan nating walang saysay kung ihahambing sa pagtanggap sa Diyos. Ikatlo, inuutos ng krus ni Hesukristo ang iyong pagsunod. Ang pagiging alagad niya ay ang pagtanggi mo sa iyong sarili. Maaaring ipadala ka niya sa isang lugar na ibang iba sa iyong kinalakihan. Nariyan ang pagbibigay mo ng iyong alay na higit pa sa kinasanayan mo. Kailangan mo ring itigil at iwasan ang paggawa ng hindi magandang kinasanayan para sa iyong kabubuti. Ika-apat, hatid nito ang tandang paghuhusga. Sa pagtingin mo sa krus ni Hesukristo, alam mo ba kung ano ang hinaharap mo sa oras ng iyong kamatayan? Pupunta ka ba sa langit kung saan ang Ama at si Jesus ay naghihintay sa iyong pagdating? O nararamdaman mo na ang init ng apoy sa impyerno ngayon pa lamang? Hindi pa huli
ang pagtanggap sa krus. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines. Para naman po sa ating pagbubulay-bulay sa araw na to, dahil po tayo po ay nasa panahon pa rin po tayo ng Holy Week, di ba? And we praise and thank God kung kayo po ay magkakasama ng iyong family, nakarating ng Safe and Sound. Sabi po natin ay sa bawat araw, sa bawat pagkakataon ay thankful tayo dahil laging merong pwedeng ipagpasalamat sa araw-araw. Oo. And ito po sa ating pong, diba meron tayong mga diniscuss na patungkol po dun sa activities na pwede natin gawin kasama yung mga anak natin doon sa pag-celebrate, pag-observe po ng Holy Week. And actually, isang magandang pwede natin gawin tayo mismo, kung kunyari hindi interested yung mga anak natin or hindi pa sila ready, huwag natin pilitin. Oo. Pero tayo, ito po, nakita ko po, ito pong isang devotional po. Galing po sa Isaiah chapter 53 verse 7. Ito po ay devotional, yung para sa Wednesday. Yan, para po dito sa Holy Wednesday, kumbaga. So sabi dito po sa ating verse, galing po sa Isaiah chapter 53 verse 7. Sabi dito, "He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth." So, ito pong mga verses na to, kung titingnan natin, ito po yung description sa Old Testament kung papaano si Jesus ay dinala. Oo, ito po yung start ng pagpapahirap kay Jesus. Inaccuse siya ng mga bagay na hindi naman niya ginawa ng storya. At lahat po ng yun ay nangyari, orchestrated, para po magawa yung plano ni God para sa atin, and that is for us to have an eternal life through Christ. So, ang maganda po ngayong Holy Week na pwede nating gawing devotional ay we reflect on ito yung bakit kailangan gawin ni Christ yung Diyos naman siya, pero hindi siya lumaban, hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Kasi nga ito po ay para po sa ating lahat, di ba? Para magkaroon ng, ang tawag natin doon ay magkaroon ng katuparan. Yan, yung tinatawag natin na plan of salvation. So, pwede po natin itong gawin na we meditate dyan po sa verse na yan at doon sa katotohanan na ganun tayo kamahal ni God. And pwede natin itong i-share. Kung na-experience natin yung grace at forgiveness na yan, yan po ay na-receive natin ng libre. We can also extend that to other people, di ba? So pwede natin, ngayong Holy Week, ngayong Holy Wednesday, pwede natin yung i-share sa mga kamag-anak natin, or sa kaibigan natin, or sa, most especially, sa family natin mismo. And diba sabi natin, pwede tayong mag-play ng gospel songs, praise and worship, and then we read the Bible. So, ito po napakaganda pong reminder sa ating lahat na siya po ay Diyos, pero nagkatawang tao pumunta dito at in-endure lahat ng mga pasakit na yun para sa iyo at para sa akin, di ba? Yung ganung pagmamahal sa atin ni God. So, yan lang po ang aking po ma-share sa inyo sa araw na to. Thank you very much for listening. Again, let's use this time to reflect on the goodness of the Lord. And then, i-share din po natin
sa iba para magkaroon din sila ng ganun pong experience yung pagpapatawad ng kasalanan and kapayapaan ng isip. So, thank you very much po for listening. See you po ulit sa Lunes, kasi po ngayong Biyernes ay meron tayong special presentation dito po sa DZMR. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Mami Rachel de la Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Josephina ang ating buhay. Bye!